Good morning sa ating lahat. So, yoko mo yung muna ninyo ang yung mga ulo at tayo mag-pray. Magpasalamat sa Panginoon. Abba Father, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin. We ask ang iyong spirit na siyang patuloy na mag-speak sa aming kalagitnaan at maranasan po namin ang iyong presensya, ang iyong pagyakap, Panginoon. Maging sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito, hinihiling ko rin po ang iyong blessings ay patuloy mo po na ibuhos sa aking mga kapatid na nanonood, Panginoon. Maging sa lahat ng mga naririto sa room na ito. In the mighty name of Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Bigay natin the best clap offering natin para kay Daddy. Tanungin ko po kayo, ilan po sa inyo ang nakompleto niya yung kopya ng ating part 1 to part 27 ng ating series about the parables of Jesus. Pakitaas ang kamay lahat ng mga nakakompleto ng kopya. Praise the Lord. So mukhang konti. Itong third service ang konti lang eh. No? Sa first service, marami. Second service, maraming nagtaas ng kamay. Yung iba, ewan ko kung nangopya lang. Iba, nakitaas na rin, nagtaas sila eh. No? Okay? Napakaganda na kopyahin po natin ito kasi magagamit po ninyo ito eh. Dahil ang ating pinag-aaralan ay ang lahat ng mga parables na itinuro ng ating Panginoong Jesus. Sa 3.5 years ng ministry ng ating Panginoon, ito yung kanyang itinuro sa mga tao. So napakahalaga ng parable na ito. Next after this parable, by October, matatapos na natin ang lahat ng mga parables na ito. Next na pag-aaralan natin is the Book of Romans. Napakahalaga na alam natin ano ang standing ng Bible or stand ng Bible pagdating sa doctrine of salvation. Okay? Kung gusto natin maintindihan talaga ang salvation at sa grace ng Panginoon, napakahalaga na maintindihan natin ang Book of Romans. Maraming nakaka-misinterpret sa Book of Romans, kaya ang doctrine ng salvation ay namamali. So kailangan natin pag-aralan from chapter 1 to chapter 16 ng Book of Romans. Amen? Siguro ilan sa inyo medyo naguguluhan kayo pag binabasa nyo ang Book of Romans kung bakit ganito yung pagkakasulat, bakit ganito ang ginawa mismo ni Apostle Paul. Pero kung sisimulan natin pag-aralan, mula dun sa simula hanggang doon sa huli ng kanyang pagkakasulat, alam nyo po ang ganda kung paano pinresent ni Apostle Paul ang grasya ng Panginoon. So ngayon dito tayo sa ating part 28 ng ating pag-aaral about the parables of Jesus. So message natin ngayon is about lost in the dust. Mamaya explain ko po ito sa inyo. Kahapon ay may nag-message po sa akin dahil ito po yung na-post ko sa aking My Day. Sabi niya, Bishop, ano po yung ibig sabihin ng inyong pinost, yan pong lost in the dust. So sabi ko, yan yung preaching bukas, okay? Para umattend. Maganda rin yan, no? Okay? So ito ang sagot ng Panginoong Isus. Ito yung pangalawang parable na sinabi ng Panginoong Isus nung siya ay kinikriticize ng mga religious leaders. Ganito ang sabi ng Bible in Luke chapter 15, verse 8, 9, and 10. O aling babae na may 10 putol na pilak na kung mawalan siya ng 1 putol ay hindi baga magpapaningas ng 1 ilawan at wawalisan ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. At pagka masumpungan or nasumpungan niya ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol na nawala sa akin. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa 1 makasalanang nagsisisi. So ito ay parable ng 1 nawalang coin or tinatawag nating silver coin. Sa ibang translation, drachma ang kanyang pagkagamit. So gusto kong maintindihan natin itong coin na ito. Gaano ba kahalaga ang coin na ito? Bakit in-invite pa yung mga kaibigan, in-invite pa ang mga kapitbahay at nagkaroon ng celebration? Eh ang silver coin ay halaga lamang yan ng 1 araw na sweldo ng tao.
So paano pa ako magse-celebrate? Eh kung pang isang araw lang naman, aayain ko pa yung mga kaibigan ko. Uy, tara mag-milk tea tayo, nahanap ko yung aking pera na pang isang araw na na sweldo. Eh kung usapan lang, milk tea, tapos sasama mo mga kaibigan mo, tapos mga kapitbahay mo, kulang eh, no? Nakukuha niyo po? So minsan, gaano, naiisip natin, gaano ba talaga kahalaga itong coin na ito, eh kung titingnan mo, sa isang taong sumusweldo, ito'y isang araw lamang na sweldo. So hindi siya ganung kalaking kahalaga, pero bakit sa parable na ito, napakahalaga? Nakuha po ninyo? So, maraming haka-haka ang mga scholars, ano ang coin na ito? Una sa lahat, ang ilan sa mga kaisipan ng mga scholars, ang mga babae po kasi that time, doon po sa East, meron po silang headdress at isa sa mga dekorasyon ng kanilang headdress ay mga coins. So isipin po ninyo, no? So lalagay sila ng mga coins. Itong mga, parang sa panahon natin, kung gusto mo, pag magsombrero ka, lagyan mo ng tigpa 500, 1,000. Aba, sigurado, nanakawin yung sombrero mo, yung sabi-sabi ng iba, sombrero mo, di ba? Nanakawin, sasabihin mo, balik mo sa akin sombrero, ibabalik nila, pero yung pera sa kanila na, no? Okay? So ganun po yung design po yung dekorasyon po sa kanila, sa mga babae, ang mga silver coins na ito. Pangalawa, headband. Ilan po sa inyo nag-headband? Mga lalaki, meron din nag-headband, lalaki, no? Ang mga babae that time, pag ikinasal, may headband with silver coins. Ito po ay, kumbaga sa panahon natin, wedding ring. Okay? So wala pong wedding ring noon, hindi po ring ang ibinibigay. So, ang ibibigay ng lalaki ay ang headband na mayroong 10 silver coins. Okay? Pangatlo, nakaisipan ng maraming mga tao, ito pag ikinasal ang isang babae, binibigyan ng lalaki ang babae ng silver coins as savings in case na matsugi yung kanyang asawa, yung lalaki. At least meron siyang savings, meron siyang pera. Nakukuha po ninyo, para makasurvive yung babae. Sumunod na kaisipan ng maraming mga tao, siguro itong babaeng ito mahirap. Kasi syempre na, pag mahirap ka nga naman, ang isang araw na sweldo, sobrang laki na eh, para sa'yo yun. Tama po ba? Eh talagang sobrang, alam nyo, yung mawalan ka nga eh, ng isang bagay na para sa'yo, yun napakahalaga. Kahit hindi ganun kamahal, pag napakahalaga para sa'yo yun, aba, hindi po pwedeng basta-basta na lang ibaliwala mo yun. Lalo na kung ang babaeng ito, eh napakahirap, eh that time po, about 90% ng population, dahil sila'y under ng Roman Empire, about 90% sa Israel ay mahihirap. Yun po ang pag-aaral ng maraming mga tao. So kung ikaw ay kabilang sa mga mahihirap, isipin natin yung crowd. So nageget ngayon ng mga mahihirap, yung kwento ng Panginoong Jesus, isipin mo mawala sa iyo ito, aba, ang hirap nito kasi kung ikaw ay mahirap. So ano man yung dahilan, kung ito man ay headband or headdress or ito ay savings or dahil sa mahirap ang babae, ang point dito is hindi ina-accept ng babae na mawala yung kanyang 10%. Bawat coin ay mahalaga para sa kanya. So gusto kong makita natin, ano nga ba ang context ng parable na ito? Every time na binabasa natin ang parable, napakahalaga sa atin ang tinatawag na context. So what was the context for this parable? Isa sa mga mahirap talagang i-interpret ay ang parable. Okay? Maraming mga tao, katulad niya ng The Good Samaritan, maraming nakakamisinterpret pagdating sa Good Samaritan. In-explain nila at binigyan ng meaning ang bawat salita doon. So nagkaroon ng problema ang marami pagdating
doon sa interpretation. Eh, ang simula lang naman noon, doon sa isang tanong, who is my neighbor? Nakuha po ninyo? So, simple lamang yung interpretation. Sino yung aking kaibigan? Or sino yung aking kapitbahay? Yung kapitbahay na yun, hindi lang yung mga taong kaibigan mo, kundi maging ang kaaway mo. Nakuha po ninyo? So, dito ngayon, makikita natin ang context ng parable. Una sa lahat, sa chapter 14, pinag-aralan po natin yung patungkol sa banquet. Nagkaroon ng invitation. Tinawag ang mga taong inimbitahan sa celebration na ito. Yung mga unang imbitado ay maraming mga excuses. Anong pamagat na message natin that time? There's no excuse in making excuses. Then pagkatapos nun, ay sa discipleship. So, ang context is, Jesus is speaking to large crowds about true discipleship and the need for repentance. Ito po yung dalawa roon na konteksto, no, pagbabasahin natin ang mga parables na ito ng ating Panginoong Jesus. Ito'y patungkol sa discipleship, then ang need ng isang tao bago siya maging disciple ay kailangan siyang magrepent. At lahat ng mga disciple kailangang hanapin ang mga naliligaw upang sila ay magkaroon ng repentance. I mean, sila'y manumbalik sa Panginoon. So, paano natin i-interpret ang parable na ito? Okay? Maiksi lang ang parable na ito. Actually, dalawang verse lang ito eh. 8 and 9 eh. Okay? Yung 10 lang, yung 10 sinabi na ng Panginoong Jesus, gayon din sa langit. Ganon din ang celebration sa langit kapag ang isang tao na numbalik, 'di ba? Nagsisi sa kanyang mga kasalanan, nagkakaroon ng matinding celebration sa heaven. So sa dalawang verse na ito, tingnan natin ang interpretation. First, the lost coin. Ano ba ang nire-represent ng lost coin na ito? Ang nire-represent ng lost coin sa parable is unsaved sinners. Lahat tayo ay makasalanan. Religyoso at hindi religyoso, in God's eyes, makasalanan po yan. Second, the woman. Maraming mga nagsasabi na ang woman doon sa parable na yon ay ang church ng Panginoon. Pero ang katotohanan, in context na naman, katulad ng Good Shepherd sa chapter 1, sa chapter 15 verses 1 to anong version? 7. Patungkol po 'yun sa Good Shepherd, at ang Good Shepherd doon walang iba kundi si Jesus Christ. So nire-represent rito lagi walang iba ang ating Panginoong Jesus. So ang woman na nire-represent sa parable na 'yon walang iba kundi si Jesus Christ. Then, ginamit doon yung salitang found. Anong ibig sabihin ng being found? Being found represents repentance. Makikita natin yun sa verse 10 ng chapter 15 ng Luke. Nang sabi roon, nagkakaroon ng celebration sa heaven dahil sa isang tao na nagsisi at siya'y bumalik sa Panginoon. At sumunod ang salitang celebration. The celebration is what God and all the angels are doing in heaven. Doon sa verse 9, nung nahanap yung coin, ano pong nangyari? Tinawag ng babae ang kanyang mga kaibigan, kapitbahay, at nakipag-celebrate. So, in-explain ng Panginoon, doon sa verse 10, na nagkakaroon ng matinding celebration sa heaven. Actually, ang God the Father ay nagse-celebrate kasama ang lahat ng mga angels na dapat pati ang church ay makiselebrate dahil sa isang makasalanan na bumalik sa Panginoon. Hindi sapat lang na maintindihan natin ang parable. Kailangan tingnan natin ang principles ng parable. Sinabi ko po sa inyo na ang parable, hindi po tayo kumukuha ng doctrine sa parable. Okay? Hindi po kumukuha ng doctrine sa parable. So, ang kinukuha natin dito sa parable ay ang mga principles upang mai-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang parable. So, what spiritual principles does this parable teach? Kailangan natin makita ang mga principle ng parable na ito upang sa gayon. Kasi lahat naman tayo, taong maprinsipyo, sinasabi rin, tao akong maprinsipyo. Lahat ng tao, sila po ay mayroong mga principles sa buhay. Pero ang tanong ay, anong uri ng principles ang meron ka?
Kasi kung sa Good Samaritan, merong iba't ibang principle ang tao eh. Diba sinabi na mismo ron, yung principle na magnanakaw, ang akin ay akin, ang sayo ay akin. Tama po ba? Ang principle ng pari at ng levita, ang akin ay akin, ang sayo ay sayo, wala akong pakialam sayo. Ang principle ng Good Samaritan, ang akin ay sayo, ang sayo ay akin, magbahaginan tayo. So, magkakaiba ng principle, pero ang isang principle na dapat nalakaran natin ay ang principle from the Word of God. So, dito sa parable na ito, itinuro mismo ng Panginoong Jesus ang principles. Number one principle, God never gives up the search. Ang Panginoon hindi po sumusuko yan. Okay? Kaya tayo naririto, gumawa ng paraan ng Panginoon. Balik tayo dun sa parable. Sabi dun sa parable, nawala ang coin ng babae. Meron siyang 10 coins. Tama po ba? Yung isa nawala. Mariisipin natin, bakit parang ang hirap ata maghanap? Nasubukan niyo na po bang naghanap or nawala ng isang bagay? Ano ang feeling ng taong nawalan? Yung talagang kailangan mo pagkatapos nawala, anong feeling? Di alam niyo, nasubukan niyo yung naiinis ka na sa sarili mo, yung pinupukpok mo na yung noo mo or kaya sinasabunutan mo yung ulo mo? Nasubukan niyo 'yon? Yung talagang inis na inis ka kahit anong gawin mo, parang ilabas mo isa-isa yung utak mo na yung saan ko ba talaga nilagay? Alam mo 'yon, yung isip na ang hirap eh. Alam niyo po, ina-imagine ko ang feeling ng babae. Para mas maintindihan natin at mas ma-appreciate po natin ang parable, ganito po kasi. Naranasan nyo na, ilan po sa inyo rito, ang kanilang bahay, walang bintana. Pakitaas ang kamay. Lahat ng mga, ang bahay nila, walang bintana. Pakitaas ang kamay. Meron ba rito? Natatawa kayo? Pero, to be honest, ah, tatlong taon kaming nakatira ni Pastora sa isang place na wala pong bintana. Nung una po kami nagpapastor, ang amin pong pinag-istayan, wala pong bintana. Pero, may dalawang pinto. At ang pinto pa namin, yung yero, liso, butas-butas pa yun. Kaya pag naglalaro mga bata, doon sisilip muna. Kita mo, ang daming mga matang nakasilip. Ang liit na nga ng tirahan namin, butas-butas pa yung aming mga pinto. Wala po kaming bintana. Kung mainit, sobrang init at pag umulan, bumabaha po sa loob. Kaya ginagawa po namin, binubuhat po namin yung mga gamit namin, nilalabas po namin, mas safe eh. Alam nyo, dahil doon mismo sa room namin, bumabaha po yun. Ganun po yung hirap. Kung mainit, mainit. Kung malamig, malamig. Pag ulan, kasama po kami sa baha. Ganun po ang buhay namin ni Pastora nung nag-start po kaming nagpapastor. At naiintindihan ko po ang feeling ng babae na kapag nawalan ka, kahit maliit lang yung room mo, kung wala nga namang bintana, mahirap. Kasi that time, either na maliit yung bintana ng mga bahay, ng mga mahihirap, wala pong bintana. So, ibig sabihin, napakadilim. Tama po ba? At pangalawa, nung nag-i-start rin po kaming magpastor ni Pastora, majority ng aming mga binabible studyhan, mga mahihirap, as in mahirap. Yung pupunta ka sa bahay, ang floor po nila lupa. So anytime, pwedeng makapasok yung tao dahil pwede ka naman lubusot kahit na kondoon eh. Okay? So lupa talaga, kaya pag maulan, mabasa. Nakukuha po ninyo? Sumama ako minsan kay Pastora, parang, alam mo, sabi ko, mahirap na nga kami, pero meron palang mas mahirap kaysa sa amin. Yung makita kong ganun, sabi ko, ganito lupa. Sabi ko, pag umuulan, putik. Pag umuwi ako, sabi ko, pangit na nga yung sapatos kong sobrang dumi. Pagpunta ko pa ron, lalong marumi yung sapatos ko. Siyempre, nagpuputik eh. Pagpasok mo dun sa bahay, pag sinabing, sumrik kayong Pastor. Siyempre, pasok kami, no? Alam mo, ganun yung floor. Ang floor ng mga mahihirap, karamihan doon sa Middle East,
nung panahon mismo ng ating Panginoong Hesus, maraming mga tao, ang kanilang floor ay lupa. So paghanapin mo yung coin, mahirap. Lalo na tatakpan ng dust. Nakakuha po ninyo? Pero dito po ako na-amaze sa parable na ito. Kasi ginawa ng babae ang lahat. Nag-effort siya para makita niya ang nawawala niyang coin. Ginawa niya ang lahat at ang sabi ng Bible, kumuha siya ng walis at ilaw para hanapin niya ang nawawala niyang coin. Ganun po ang Panginoon. Ginawa niya ang lahat para hanapin ka. Hindi ikaw ang naghanap sa Diyos, ang Diyos ang naghanap sa iyo. Kasi that time, sa verse 1, galit na galit. Sa chapter 15, galit na galit ang mga religious leaders. Kasi ang kaisipan ng mga religious leaders, sila ang naghanap sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon ang first two parables na ito na hindi ang tao ang naghahanap sa Diyos, kundi ang Diyos ang naghahanap sa tao. Nung nawala ang tupa, hindi ang tupa ang naghanap sa shepherd, kundi ang good shepherd naghanap sa tupa. Nung nawala ang coin, hindi po ang coin ang naghanap, kundi ang babae ang naghanap sa coin. Ang sarap sana kung yung pera naghahanap sa atin. Nasaan na kaya si sister ganito? Parang sarap eh, no? Kahit saan ka magtago, habol ng habol sa iyong tatlong ulo, okay, nakaganon. Di po ba? Parang sarap eh. Pero kung titignan po natin, ang point ng mga parables na ito, ito'y pagpapaalala ng Panginoon sa tao na hindi ang tao ang naghanap sa Diyos, kundi ang Diyos ang naghanap sa tao, gumawa ng paraan ang Diyos upang tayo ay mahanap niya. Amen po ba? So palakpakan nga po natin ang Diyos. Second principle, all people are lost and in need of salvation. Katulad ng sinabi ko po sa parable, sa unang parable, actually itong tatlong parable na ito, ang ganda po eh. Diba? Yung sheep is, pinapakita that the sheep is in danger, the coin is in darkness, then yung next week the sun is in distress. Ang coin ay nasa kadiliman eh. Okay? Dito pagpapakita na ang tao ay makasalanan at kailangan niya ng salvation. Alam niyo po, balik tayo doon sa kwento. Ang sabi ng Bible, nagwalis itong babae. Siyempre, marami kang maiisip pag ikaw nawalan, ano kaya ito, na misplace ko lang, nahulog ko lang, or baka may nagnakaw. Diba? Maisip natin, oo nga pala, may nakatitig sa akin kanina sa church, tingin ng tingin. Diba? Baka siyang kumuha ng wallet ko. Eh yun pala, naiwan mo lang. Tama po ba? Ang dami minsan natin naiisip, so maaring, alam nyo itong babae ito, iniisip niya sino kaya, meron kayang pumasok sa bahay, or nahulog ko lang nung lumabas ako, or na-misplace ko lang. Pero ang sabi kasi ng Bible ay ganito, nagwalis siya. Alam nyo yun? Hanggang sa nakita niya yung kanyang coin mula doon sa floor na maalikabok. I found out sa Bible po, three things about dust, meron pong binabanggit doon ang Old Testament. Gusto kong makita natin ang tatlong bagay patungkol sa alabok. I'm sure na nakakita naman na kayo ng alabok, tama po ba? Eh syempre, ang bahay laging maalikabok, ano? Kahit kawawalis, meron bang ganun sa inyo? Yung kawawalis, yun lang maalikabok na naman. Pero sa bahay po namin, kahit nagwalis ka, ilang minuto lang, ang alikabok. Laging maalikabok. So, sa Bible, pag binabasa natin ang word na dust, titignan natin yun in context, makikita natin ang tatlong bagay na ito. First, we are made out of dust. Ang tao po, galing po sa alabok ng lupa. Nung mga bata po kami, pag naglalaro kami,
Meron kang mapapansin sa leeg at sa kilikili. Nasubukan nyo rin po ba yun? Wala kang lupa, pero may lupa ka. Ibang klase, no? Wala kang sariling lupa, pero may lupa ka. Ibig sabihin, pag yung biro, ano, wala kaming lote. Hindi, meron. Nasa leeg mo lang yung lupa mo at nasa kilikili mo. Lalo na pag yung kami kasi mga bata, alam nyo, ako lumaki po ako sa baryo. Talagang pag mainit, as in mainit, pagkatapos niyan, takbo na kami sa, kung hindi po sa sapa, doon po sa ilog. So, obvious naman po sa aking kulay eh, no? Obvious na obvious, eh, talagang laman ng ilog at ng sapa. Mahilig po ako sa, lalo na pagbakasyon, ay talagang lahat kami, magbabarkada, laging nasa ilog. Or kaya sa sapa, pares lang naman ang layo sa amin eh, ng ilog at sapa. At talagang na-enjoy ko. Alam niyo po, at pagkatapos nun, syempre, kasi pag naglalaro ka, ang dami yan ng lupa sa leeg at sa kilikili, kaya maliligo na kami. Katapos nun, laro ulit. So, meron na naman kaming lupa ulit. Ganun lang yon. Ang realidad, ang tao, galing po sa alabok ng lupa. Ganito ang sabi ng Bible. Genesis 2:7a, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Sa parable, ang coin ay nahulog sa dust. Tulad ng tao, nahulog po sa kanyang pagnanasa sa hilig ng laman. At dahil doon, tayo po ay nagkaroon. Isa sa mga resulta ng kasalanan ay ang kamatayang pisikal. Kaya ang sabi ng Bible, sa alabok ka galing, sa alabok ka rin babalik. Kaya napansin niyo po, pag tumatanda tayo, kahit ligo ka ng ligo, pagtatanda ka, mag-aamoy ano tayo? Kasi galing ka ron eh. Kasama pala ako. Hindi naman ako galing sa simento, sa lupa ako. Okay? Lahat tayo galing sa lupa. Kaya habang nagtatagal, alam nyo, ito kasi paalala sa atin eh, na dahil sa kasalanan ng tao, nagkaroon ng physical death. Eh noon ang tao, isipin mo, kahit mahaba ang buhay, still merong kamatayan. That time, nakakaabot ng 900 years old ang tao. 800 years old. Isipin mo, pag tinanong ka, ilang taon ka na? Kabataan pa lang ako. Ilang taon? 605. Ang sarap eh, no? Kabataan ka pa lang, 605. Kaya kung nag-asawa ka at the age of 18, tapos namatay ka at the age of 900, isipin mo yung tagal na kasama mo. Tapos yung napangasawa mo pa, bungangera. Naku, delikado yun. Alam mo yung 800 plus. Nakuha nyo, parang merong bombo radio na lang na kabahang. Ang ingay, di ba? Eh, pero pag yung napangasawa mo naman, eh, the best, haba? Parang Lord lifetime. Kulang ang 1,000 years. Nakuha nyo po. Pero kahit umabot ng 900 years, ang buhay ng tao, still, haharap siya sa tinatawag na kamatayan. Sa alabok nagmula, sa alabok din pabalik. Second, dust in the Old Testament often refers to death. I'm talking about spiritual death. Kanina is physical death, ngayon ay spiritual death. Physical and spiritual, talagang tayo, ang tao makakaranas nito. Okay, hindi ko naman sinabing lahat ng tao mamamatay dahil hindi naman lahat ng tao mamamatay. Yun po ang sinabi ng Bible. Okay? Dahil sa pagparito ng Panginoon, marami namang buhay pa. Nakuha po ninyo. So maraming mga tao hindi makakaranas ng kamatayan according to 1 Thessalonians chapter 14 verse 16 up to the following verses. So dito tayo ngayon sa Psalms chapter 22 verse 19. You have brought me to the dust of death. So, dito mismo, doon sa parable na ating binasa, nahulog ang coin sa dust. Kung papaanong si Adam, kung papaano, ito'y pagpapicture na si Adam, ito'y isang larawan, kakusana, na si Adam and Eve ay nahulog at pinagbigyan nila ang hilig ng kanilang laman at nagkaroon ng spiritual death. Hindi lamang physical death, kundi spiritual death. Maybe physically, buhay ang isang tao, pero spiritually, patay po siya.
Bakit patay ang tao spiritually? Kapag ang isang tao hindi po pa nag-repent at nanumbalik sa ating Panginoong Jesus, hindi siya nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, spiritually patay po siya according to Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Pangatlo, dust in the Old Testament means humiliation. Kahihiyan. So alam niyo po, ito'y pagpapakita na yung coin na nahulog doon sa dust, nadumihan po siya eh. Isipin mo, napakahalaga nun. Siya'y natakpan ng dust. Sa Bible, ganito ang sabi niya sa Awit chapter 7, 72 verse 9. Silang nagsisitahan sa ilang ay magsisiyukod sa kanya at hihimuran ng kanyang mga kaaway ang alabok. Sa ibang translation, isubsob. Alam mo, pag ikaw that time isinubsob ang mukha mo sa alabok, nasubukan niyo na ba yung nasubsob sa lupa? Yung nadapa ka na nga, nasubsob ka pa yung mukha mo doon sa lupa. Parang yun, okay lang minsan yung nadapa ka, yung hindi ganun gaano nakakataway, pero yung nasubsob mukha mo, aba ibang usapan 'yan, to the max yung kahihiyan mo eh, no? Eh wala naman nag-e-enjoy sa kahihiyan, tama po ba ako? Pag napahiya ka, talagang di mo alam reaction mo eh. Sa aking life group noon, mayroon akong tanong. Sabi ko, anong nakakahiya na ginawa mo at anong naging paraan mo para hindi ka ma-obvious na napahiya? Di ko makalimutan yung sinabi ng ka-life group ko. Sabi niya, ay alam niyo po, nanood po ako ng nagva-volleyball. Aba, yung sarap naman ng aking panonood. Nandun pa si Crush. Sa kakatingin ko kay Crush, hindi ko sukat akalain na yung bola tumama sa mukha ko. Eh payat eh, bumaligtad siya. Sabi ko, anong ginawa mo? Kunyari, hinimatay ako. Sabi ko, mas nakakahiya ginawa sa'yo. Binuhat nga po ako eh. Diba? Mailayo lang dun. Alam mo, hiyang-hiya na ako dahil nandun yung crush ko. Sipin mo, ang hirap ata na mapahiya. That time, pag ang mukha mo, alam mo yung kinuha ulo mo, yung sa buhok mo, hinawakan, at isinubsob yung mukha mo dun sa alabok. Ito'y pagpapakita ng matinding pagpapahiya sa'yo. Nung nagkasala ang tao, nagkaroon ng matinding guilt and condemnation. Naalala niyo si Adam and Eve? Nahiya po sila eh, sa kanilang kahubaran. Alam niyo po, spiritually, nahubaran po tayo. Dahil sa nagkasala po tayo, nahubaran po tayo. Ang kasalanan ang nasa atin, so nandoon ang humiliation, nandoon ang guilt, nandoon ang condemnation. Pero ang realidad, ang kalooban ng Diyos, hindi niya nais na mapahamak ang tao. Oo, nagkaroon ng condemnation, nagkaroon ng guilt, ang tanong na ibaba ang pagtingin ng Diyos sa atin. Alam niyo sa lost coin, dito ko nakita ang matinding pagpapahalaga ng Diyos sa tao. Nahulog ang coin sa dust, pero hindi nagbago ang value ng coin. Nakuha niyo po. Ang akala po kasi natin, nung tayo ay nagkasala at nalayo sa Panginoon, ang feeling natin, nagbago ang ating value sa Panginoon. Hindi po. Ang sabi ng kaaway, hindi ka na mahal ng Diyos, hindi ka namamahalin ng Diyos, hindi ka natatanggapin ng Diyos. But in this parable, hinanap ng babae ang coin doon mismo sa dust at hindi nagbago ang value ng coin. Masaya ang babae nung makita niya ang coin at nagkaroon ng matinding celebration. I know and I really sense na maging sa mga nanonood at sa room na ito, there are times na feeling mo wala ka ng halaga. Pero gusto kong maintindihan mo ito na sa parable na ito itinuturo ng Panginoong Jesus, hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Still kawangis ka ng Panginoon. Ganon ang kanyang pagmamahal,
ganun ang kanyang pagmamalasakit sa iyo, hindi nagbago ang value mo sa Panginoon. Kahit nagbago ang value mo sa mga tao na nakapaligid sa iyo, dinigrade ka na maraming mga tao, lagi nilang binabanggit ang iyong past, tandaan mo sa Panginoon, valuable ka. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, mahalaga ako sa Diyos. Hindi nyo ba alam na hindi po natutuwa ang Diyos sa kapahamakan ng isang taong masama? There are times masaya tayo, buti nga natepok na siya, buti nga natsugi na siya, di ba? Minsan meron tayong ganong attitude. Di ba yung mga taong nanira sa atin, yung nang-away sa atin, parang natutuwa tayo pag namatay sila. Pero alam nyo po, hindi po ganon ng Diyos. Ganito ang sabi ng Bible sa Ezekiel chapter 33 verse 11. Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya'y magbagong buhay, sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. You see, hindi po natutuwa ang Diyos sa pagkapahamak ng isang tao. Hindi siya natutuwa, hindi po siya nag-e-enjoy na makita ang kapahamakan ng isang masama. Ang kanyang heart, lahat ng tao masave. Kaya nga po, babalik at babalik tayo doon sa unang principle. Gumawa ang Diyos ng paraan upang masave ang tao. Nag-effort ang Panginoon. At ano ang effort na ito? Tingnan natin ha, sa Titus chapter 2 verse 11. Hindi lang sinasabi ng Panginoon na ganito eh, na alam mo, love na love kita, alam mo, hindi ko gustong mapahamak ka, hindi po hanggang doon eh. Mayroon pong action ng Panginoon eh. Hindi lang niya ipinasabi sa kanya mga propeta, kundi mismo ang Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at inabot niya tayo. Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Sino ang grace na binabanggit dito? Sa verse 11, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Nagpakita ang ating Panginoong Hesus hindi lang sa ilang tao, hindi lang niya mahal ang ilang tao, kundi lahat ng tao. Mahal ng Diyos. So dito pino-point out na ang grasya ng Panginoon ay para sa lahat ng tao, hindi po lang para sa ilang tao. At maraming religion na nagtuturo na ang grasya ng Panginoon ay para lang sa ilang mga tao. Kaya nga para sa kanila, ang doctrine of election, ang salvation, ang atonement ay para lang dun sa elect. Pero ang sabi ng Bible, ang grasya ng Panginoon, usapan rito po, ang grasya is undeserved favor. Hindi lang po ito sa ilang tao, kundi sa lahat ng tao. Nagpakita mismo ang grasya na ito, yun ang sabi ng Bible. At ang grasya na ito, nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. So dito pagpapakita na idinomonstrate ng Diyos kung gaano kahalaga ang bawat individual na tao. So ano bang kalooban ng Diyos? Hanggang sa sinabi lang ba niyang, alam mo, ayoko mapahamak kayo. Hanggang doon lamang ba siya sa ipinakita niya ang kanyang grasya? Hindi po. Ipinakita rin ng Diyos at ipinalam niya ano ang kalooban niya sa tao. Ganito ang sabi mismo ng 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang point dun sa parable is repentance. Hindi nyo ba napansin? Sa bawat end ng parable, binabanggit doon ang repentance. So, ang keyword mismo ng Panginoon doon is repentance. Ngayon, dito mismo sa 2 Peter, ang gusto ng Panginoon, kaya siya nagtitiis, kaya siya nagtitimpi. Sinabi niyang, oo, babalik ako. Pero bakit matagal yung pagbalik ko? Bakit hindi ko pa tinutupad ang promise ng second coming? Dahil ang sabi ng Bible, ito'y para sa inyo. Nagtitiis, nagtsatsaga ang Diyos. Dahil gusto niya na pagbalik niya lahat mismo ng mga tao, sana masave eh. Lahat sana magrepent eh. Kasi napansin niyo yung word? Ang sabi niya, but that all should come to repentance. Yun po yung heart ng Panginoon. So the message of the kingdom of God requires repentance. Lahat ng tao kailangang
Mag-repent. Kasi ino-offer na ng Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng individual, ang salvation. Pero hindi lahat masasave. Bakit? Anong kaibahan? Repentance. Kailangan mismo magkaroon ng tunay na pagsisisi ang tao. Para mas maintindihan niyo po ang patungkol sa repentance, huwag po kayong mag-absent next week. Kasi po, titignan na natin yung crown of all parables. Ang the parable ng prodigal son. Actually, hindi po prodigal son eh. Prodigal sons. Parehas pong nawala. Okay? Ang dalawa, yung isa kahit nandun sa loob, wala pa rin talaga siya eh. Okay? Yun ang sumunod na sinabi ng Panginoon na parable. So dito natin makikita na gusto ng Panginoon lahat ng tao mag-repent. Okay? Pangatlo na principle, celebrate with heaven when lost people are found. Alam ninyo, nung ang Panginoong Jesus, in-invite siya ng mga outcast, babalik at babalik tayo doon sa verse 1 ng chapter 15. Okay? Doon kasi sa chapter 15, verse 1, kaya nasabi itong parables na ito, itong tatlong parables na ito, dahil nga may mga nagre-reklamo. Sino mga nagre-reklamo? Doon sa chapter 15, verse 1, ang mga tax collectors, ang mga notorious sinners, hindi eh, no? Mga religious leaders. Ang tanong, kanino sila nagre-reklamo? Doon sa mga tax collectors? Doon sa mga outcast na binabanggit ng mga notorious sinners? Hindi, kay Jesus Christ. Hindi sila masaya eh. Kasi feeling ng mga religious leaders na ito, kasi ganito po ang kanilang pagkakaalam, hindi po sila ang hinanap ng Diyos, sila ang naghanap sa Diyos. Kaya ibig sabihin, hindi sila nawala. So for them, matuwid sila. Okay kami. Alam nyo yung sa COVID-19, di ba meron yung iba, kahit merong virus, hindi po makakakitaan na meron silang COVID-19. Tama po ba? Anong tawag doon? Asymptomatic. Tama po ba? Alam nyo po ang tawag ko sa mga religious leaders, asymptopangit. Alam nyo po ang asymptopangit? Yung feeling nila, matuwid sila, feeling nila okay sila, feeling nila walang kasalanan sila, pero sila ay makasalanan. Ang tawag doon ay ano? Asymptopangit. Ang tanong ko, asymptopangit ka ba? Yung feeling mo okay na okay ka, di ba? Itong mga religious leaders eh. Alam nila wala silang kasalanan, alam nila matuwid sila eh. Ang mga makasalanan lang, itong mga tax collectors. Itong mga immoral na mga tao, yun lang mga makasalanan. Eh sila, ay, nekon kami, matuwid kami. So, hindi nila alam na mayroon silang virus, mayroon silang kasalanan na kumakalat sa buong katawan nila, sa buong pagkatao nila. Ang church ng Panginoon, sino man ang dalhin ng Panginoon sa church, hindi dapat natin i-reject. Saan man tayo dalhin ng Panginoon, hindi dapat natin questionin ng Diyos. Huwag tayo maging katulad ni Jonah. Nung sinabi ng Lord kay Jonah, Jonah, punta ka sa Ninivites. Ah, bakit pupunta dyan, Lord? Eh, mga tao yan, sasama ng mga tao na yan eh. Hinihiwa nila yung tiyan ng mga buntis. Ganun po sila eh. Ang sasama po talaga nila. Number one na kalaban ng mga Israelita, ang mga Ninivites. Okay? Eh, sino naman matutuwa kung kapwa mo, ha, kababayan mo, marinig mo ang mga ginagawa ng mga taong ito, hinihiwa yung mga buntis at yung mga bata, yung mga sanggol, inuumpog mismo sa bato para mamatay. Sa tingin mo, matutuwa ka? Anong sasabihin mo? Lord, justice, dapat ganun din gawin sa kanila. Tama po ba? Pagkatapos, isesend ka ng Lord ron para mag-preach, para sila mag-repent. Siyempre, maaaring isipin natin, no way! Diba? So, nakukuha nyo na kung bakit ganun ang attitude ni Jonah. Bakit ayaw niya pumunta sa Nineveh? Kasi baka pag magsisi sila, wala na. Okay na sila. Kaya nagalit siya sa Panginoon. Sabi niya, gusto ko na mamatay, Lord. Alam ko naman kasi mahabagin ka, maawain ka. Alam ko patatawarin mo mga taong yan pag nagsisi. Sipin mo ha. Hindi siya masaya. Yung 120,000 na tao na nanumbalik sa Diyos, hindi siya masaya. Kasi nga, bakit sila bumalik sa Panginoon? Dapat mamatay mga yan eh. Dapat mapunta sa impyerno mga yan eh. Bakit sila nanumbalik sa Diyos? Many times, ganun yung attitude natin. Hindi tayo masaya sa mga taong idinadala ng Panginoon. Hindi natin alam na dati rin naman
katulad tayo ng coin na sa darkness, nababalutan ng alabok. Pero nung ginawa sa atin ng Diyos, kinuha niya tayo, nilinis niya tayo. Hindi nagbago yung value mo. Bakit? Parang pinapawalang halaga natin ang ibang tao. So how do we apply this parable in our lives? Alam nyo, bilang mga anak ng Diyos, hindi po sapat na maging takapakinig tayo ng salita ng Diyos. Yung sinabi mismo ng James chapter 1, verse 22, na hindi kayo dapat maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi tagasabuhay ng salita ng Diyos. Hindi sapat na mapakinggan lamang natin ang salita ng Diyos. Hindi sapat na maunawaan lang natin ang salita ng Diyos. It's time for us na i-apply natin ito. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo about sa gnosis and epignosis? Diba? Ano yung gnosis? Ito yung head knowledge lang. Alam mo ito, naiintindihan mo yung, nakukuha mo yung interpretation. Pero nung kaibahan ng gnosis sa epignosis, ang epignosis, hindi lang niya naintindihan, in-apply niya. Marami mga tao hanggang gnosis lang, naintindihan nila pero walang application. Eh, sabi ng salita ng Diyos, ang kaalaman, ito minsan, madalas, ito yung nagbubunga ng kayabangan. So kailangan ang gnosis ay maging epignosis. So hindi sapat na marinig natin, maintindihan natin ang salita ng Diyos. It's time for us na i-apply natin, di ba? Na-test ang marami sa atin. Bago nagkaroon tayo ulit ng gathering, ng ganito, ng mass gathering, pangatlong linggo na natin dito. Pero bago yon, ang last na message ko roon, bago po tayo nag-start muli ng mass gathering, is, ano yun? There's no excuse in making excuses. Nung sumunod, meron ng mass gathering. Di ba maraming excuses sa marami? Eh, kasi may pandemic, di ba? Pero namamalengke lagi yan. Magmomol lagi po yan. Pero sa church, panganib. Di ba? Hindi safe. So, merong excuse. Sabihin mo sa sarili mo, naka-attend ako. Okay? Okay? So, paano natin apply ang parable na ito? First, take the opportunity to reach the lost. May nagsabi noon na ganito, na isang pastor, kasama po kami, sabi niya, hindi ako mag-evangelize kasi nga, teacher ako. So, ang gift ko is gift of teaching. Hindi ako tinawag ng Panginoon sa soul winning. Sinagot ko po, actually, ni-rebuke ko po siya. Hindi naman ako nagalit. But rebuke ito na, kasi maraming mga young pastors na naroroon. Eh, kami ang medyo may edad ng konti doon. So, sabi ko, ano ang masasabi mo sa sinabi ni Apostle Paul kay Pastor Timothy? Do the work of an evangelist. So sabi ko, responsibilidad ng bawat individual na Kristiyano ang mag-win ng soul. Responsibilidad po natin ang soul winning. Maraming mga challenge na tinatanggap natin sa social media. Bakit ang soul winning na challenge ayaw ninyo? Maraming mga excuses. Eh, kasi ganito, di ba? Marami tayong mga excuses. Pero bakit yung mga ibang mga challenges na tatanggap, ina-accept? Bakit ang challenge ng soul winning ay hindi tanggapin ng marami? Eh, ang nagko-command dito ay ang ating commander-in-chief, ang ating Panginoong Jesus. So, kailangan mag-win tayo ng soul. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, mag-win ako ng soul. Okay. Romans chapter 1, verse 14 to 16. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado, at sa mga barbaro, sa marurunong, at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, at gayon din sa mga Griego. Napansin ninyo sa verse 14, ang sabi niya, may pananagutan ako. Sa ibang translation, may pagkakautang ako. Ang point niya ay ito, merong ginamit ang Diyos para ma-save ako, para mataniman ako ng salita ng Diyos. So ako rin dapat ay magtatanim ng salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi dapat natin ikahiya ang good news. Bakit? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat
mananampalataya sa ating Panginoon. Second, be intentional in reaching the lost. Alam nyo, ang madalas na problema sa atin, ganito. Yung nagpe-pray lang tayo, Lord, save the world. Ayan eh, no? Talagang, parang feeling natin napaka, yung mga, maraming mga taong napaka-righteous nila dahil sa word na, Lord, save the world. Sinong inuutusan? Parang si Lord, eh, Lord, ligtas mo ang mundo. Pero actually, binigay po sa atin ang mandate. Okay? At pag nag-pray po tayo, maging specific po tayo. Ganito po, kunyari, meron tayong mga mahal sa buhay. Siyempre, meron naman tayong mahal sa buhay, eh, no? So, hindi na kunyari. Totoo pala yun. Okay? Totoo pala yun. Nagkamali ako eh. Meron tayong mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi dapat ganito prayer natin, Lord, iligtas mo ang aking mahal sa buhay. Hindi. Sabihin mo yung pangalan ng tao na yun. Lord, ligtas mo po si tatay ko. Ganito ang kanyang pangalan po. Then, hindi po doon nag-e-end. Ano gagawin mo? I-reach out mo siya. Share-sharean mo siya ngayon ng salita ng Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Kasi nga, ang sabi ng Bible, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang lahat ng mga taong mananampalataya. Nagkakaroon ng pananampalataya ang tao kapag narinig nila ang good news. Eh madalas, hindi natin sinasabi ang good news. Anong sinasabi natin? Pag hindi ka nag-repent, pupunta ka ng impyerno. Nasaan ang good news doon? Bad news yun eh. Nakukuha niyo po. Ano ang good news? Eh, meron sasabihin niyo, Bishop, di ba, nasa Bible yun? Oo, nasa Bible. Pero pag sinabing good news ganito, totoo na kailangan nating mag-repent at pag hindi nag-repent, totoong pupunta sa impyerno. Pero ang good news ay ito. Mayroon ng daan papunta sa langit. Ang good news nito, mayroon nang nagbayad sa lahat ng mga kasalanan natin. Ang good news nito, libre na ang salvation. Nakukuha po ninyo, yun ang good news, hindi yung kailangan mo tanggapin ng Panginoon ngayon. Mamamatay ka pag hindi ka nanampalataya ngayon. Hindi mo alam, baka mamaya mamamatay ka. Hindi, paglabas mo dyan, maaksidente ka. Ngayon, maglalakad na lang yung tao kasi may isip niya, naku, baka mabangga ako nito. Tinakot ako. Kaya marami mga tao, feeling safe na po sila kasi ang ginawa ng mga tao, basta sumunod ka sa prayer nito, maliligtas ka na. Hindi po ganun. Ang sabi ng Bible, na pag narinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan, ang salita ng Diyos na ito'y magre-resulta mismo ng pananampalataya. So pag nag-respond po sila roon, nakita nila yung kanilang kalalagayan, nagkakaroon ngayon ng pagtalikod sa kasalanan, that is repentance. Then pagsampalataya sa Savior, sa ating Panginoong Jesus. Nakukuha po ninyo? So yun po ang good news. So kailangan maging intentional po tayo. Katulad ng ating Panginoong Jesus, intentional po siya. Ganito po ang strategy ng ating Panginoon. Katulad ng babae sa parable, intentional po siya. Anong ginamit niyang para mahanap niya yung coin? Walis at ilaw. Hindi po bunganga. Nasaan kaya yun? Nasaan ngayon? Nandito lang yun eh. Nandito eh. Bakit nawala? Hindi po ganun. Diba? Ganun tayo minsan pag nawala. Nandito lang yun eh. Nilagay ko rito. Paano nawala? Paano nawala? Ang dami na natin sisisin. Ikaw ba ko nagkuhan? Ang dami na eh. Eh ako po, pag yung mga anak ko sinabi, Daddy, nawawala eh ganito ko. Saan mo nilagay? Dito po. O ba't nawala dyan? Hindi po, dito ko nilagay eh. So ibig sabihin anak, may kumuha or baka hindi dyan mo nilagay. Hindi po dyan, sabi ko anak, walang paayan. Walang paayan. Hindi mawawala ng basta-basta yan kung dyan lang. Kung nandyan lang yan, nandyan talaga yan, hindi aalis. Nakuha niyo po yung point ko. Eh minsan, ang ginagamit lang natin, basta dami na nating sinisisi, hindi, basta dito. Sabi ko nga eh, yun ang paghanga ko sa mga nanay. Hinanga niyo rin ba mga nanay ninyo? Ang galing ng nanay maghanap. Tama po ba? Di ba? Pag inutusan kayo, nanay, nasan yung ganito? Nandyan anak, sasabihin niya yung specific kung saan nilagay. Tapos pupuntahan mo? Wala. Tama po ba? Kahit ikalat mo paningin mo, maiinis ka pa sa sarili mo. Mami, nandito, saan po ba talaga? Diyan lang anak. Di ba? Hanapin mo. Wala.
Pero pag sasabihin ng nanay, pag ako kaya pumunta dyan, tingnan mo kung kwan, makikita mo kung kwan yan, nandyan yan eh. So, syempre, sa takot mo, maghahanap ka pa rin. Sasabihin mo ngayon, wala! Pagpunta niya, ano ito? Parang nangyari yun. Pumunta lang si nanay, nandoon. Alam mo, minsan parang merong milagrong nangyayari sa buhay ng mga nanay, eh, no? Naranasan niyo rin po ba yun? Nung sila pumunta, nandoon. Pero nung ikaw, parang yung, nasan yung panyo? Di mo makita-kita panyo. Pero nung siya, eto, ano ba to? Di ba? Isip mo, panyo. Dito ako tumitig kanina. Wala. Bakit nung si mami pumunta, meron? Tama po ba? Alam niyo po, minsan iba tayo, yung wala tayong, hindi, ganito eh. Alam niyo, si Lord hindi po ganun eh. Meron siyang strategy. Tignan niyo ang sabi ng Bible. Matthew 9:36-38. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few." Anong problema roon? Anong problema? Ang problema, konti ang harvest. Tama po ba? Ah, konti, sabi ng Lord, konti ang harvest. Ang daming manggagawa. Yun ba sabi ni Lord? Hindi eh. Ang konti daw ay ano? Workers. So ngayon, ano ang strategy ni Lord? Tignan nyo ah. Verse 38. So ano raw? So anong unang gagawin? Pray. Kanino daw tayo magpe-pray? Sa Lord. Nasaan ang Lord? Nasa altar? Nasa dingding? Nasa bakuran? Sabi ng Bible sa Matthew 6, sa langit. Ayun, alam na ninyo kung nasaan ang Lord, ano? Okay, kasi akala ko nun, yung Lord nasa kun lang eh, nasa tabi-tabi lang na, ay, siya na si Lord, diba? Eh, akala ko ganun noon. Ang sabi ng Bible, Ama naming, sumasa langit ka. Yun pala. Sabihin mo sa sarili mo, nasa langit siya. Okay? Sabi rito, so pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ano raw ang specific na prayer natin? Ask Him to what? Send more workers into His fields. Okay. Ang strategy ng Lord ganito, para ma-reach out ang maraming mga tao, kailangan ng workers. Kailangan na mag-send ng maraming mga disciples. Ang strategy ng Panginoon, i-disciple niya itong mga ito at i-send sila sa field para abutin ang lahat ng mga naliligaw. Yun po yung reason kung bakit kailangan na tayo ay mag-work. Alam niyo, minsan naisip natin, marami kasi akong ginagawa, Bishop. Naisip niyo po bang ganito, na ibinigay ng Diyos ang lahat, ang buong buhay niya para sa iyo? Hindi mo ba kayang ibigay ang buong buhay mo para sa Kanya? Alam niyo, alam ko marami rin kayong dahilan na, hindi, marami, hindi ko maibibigay yung time ko. To be honest, marami rin akong, meron akong 1,000 reasons na sabihin ko, Lord, pwede bang magkaroon na lang ako na time ko naman para lang sa sarili ko? Time ko lang para yung time ko para sa aking future, sa aking ganito. Marami akong maidadahilan sa Panginoon, pero alam ko hindi acceptable lahat ng aking mga dahilan sa Diyos. Dahil kung iisipin ko ang Kanyang ginawa sa akin, ba't pa ako magdadahilan sa Panginoon? Eh, binigay niya ang Kanyang buong buhay para sa akin pagkatapos itong maiksing buhay, hindi ko pa mairegalo sa Kanya. Hindi nagbago ang aking halaga sa Diyos. Bakit hindi ko pahahalagahan ang Diyos na nagpahalaga sa akin? Nagpapahalaga ba talaga kayo sa Panginoon? Binibigay niyo ba talaga ang buong time niyo sa Lord? Kaya niyo ba talaga ibigay ang buong buhay niyo sa Panginoon? Or meron kang 10,000 reasons na magdahilan? Na sabihin mo, eh, to Lord, hindi pwede. Iba na lang, Lord, kasi hindi naman ako kasing husay ni ganito, hindi naman ako singgaling nito, hindi ako maboka. To be honest, kailangan po na tayo magpagamit sa Lord. At sabihin natin, Lord,
Alam ko marami ako may dadahilan, pero lahat ng mga excuses ko hindi acceptable sa iyo. Last, be part of the mission. If you are a disciple of Jesus Christ, then you are called to help, to advance and extend His kingdom. Kung ikaw ay Kristiyano, maging part ka ng mission na ito. Maging katulad tayo ni Isaiah. Ang sabi ng Panginoon ganito. Then, ang sabi ng Bible ay ganito. Isaiah chapter 6 verse 8. Then I heard the word or the Lord asking, whom should I send as a messenger to these people? Who will go for us? Napansin nyo, si Lord gusto niya ng partnership. Alam niyo po na ito, dito ko po nakita na kailangan ng instrumento eh. Gusto ng Panginoon ng partnership. Kailangan niya ng mga taong magpapagamit sa Kanya. Maraming sasabihin natin, hindi po ako magaling. Alam niyo po, hindi po yun ang hinahanap ng Diyos eh. Ang hinahanap ng Diyos is our availability eh. Available ba ako? Maraming sasabihin natin, hindi po ako mahusay magsalita. Ang question is, available ka ba? Nung ako po'y tinawag ng Panginoon, wala pa akong 24 hours na Kristiyano. Nung tinawag ako ng Panginoon, nagkaroon ako ng encounter sa Kanya, ipahayag mo ang aking mga salita. Kinabukasan po, ilang hours pa lang po akong Kristiyano dahil Thursday night, nagkaroon ako ng encounter sa Panginoon. Kinabukasan po, nag-preach po ako. Sabi ko, Panginoon, papagamit ko buong buhay ko sa iyo. At magtuturo ako ng iyong mga salita. Papahayag ko ang iyong mga salita. For 25 years na po ako nag-share. 25 years na po akong nag-preach. Pero alam niyo po, para sa akin, kulang pa rin lahat ng ginagawa ko. Dahil hindi ko kayang mapantayan, hindi ko po kayang higitan ang ginawa ng Diyos sa akin. Naalala ko yung tinanong ng dean ng Bible school. Kasi meron pong nag-enroll na bulag dun sa Bible school kung saan po ako nagtapos. Sabi ng dean dun sa bulag, sabi niya, bro, sigurado kang dito ka sa Bible school mag-aaral. Sabi niya, opo, pastor. Eh, bulag ka. Ba't gusto mo mag-aral? Eh, sabi niya, paano ka makakapagsulat? Sabi niya, may nag-donate po sa akin ng pang-record lahat ng mga ituturo para pakinggan ko. Sabi niya, eh, pagkatapos mag-aral, anong gagawin mo? Mag-plant po ng church. Bulag, magpa-plant ng church. At sabi niya, bakit? Sabi niya, eh, bulag ka. Ang sagot ng bulag, kahit isang dakot na kaluluwa lang ang maidala ko, kahit bulag ako, basta't meron akong maidala na mga kaluluwa sa Panginoon. Alam niyo po, ganun dapat yung heart natin eh, no? Hindi yung marami tayong idadahilan. Ang dami nating mga excuses. Why not na sumama ka sa mission na ito na ibinigay ng Panginoon? Huwag na tayo magdahilan. Ang hinahanap ng Diyos ay ang yung availability. Hindi yung galing mo. Gagaling ka habang nagpapagamit ka sa Panginoon. Huhusay ka habang nagpapatuloy ka sa Panginoon. Ang nire-require ng Diyos sa iyo ngayon ay ang iyong availability. Ibibigay mo ba ang buong time mo sa Panginoon or ang spare time mo sa Panginoon? I pray na ang ibigay ninyo ay ang iyong lifetime sa Panginoon. Yuko po ninyo ang iyong mga ulo at ipapanalangin ko kayo. Daddy, naituro ko ang iyong mga salita. Dalangin ko po ng aking mga kapatid na ito na mga naririto at mga nanonood. Dalangin ko po na tatanggapin po nila ang calling mong ito, na hindi na sila magdadahilan pa, kundi ibibigay nila hindi po yung spare time, hindi yung pang 5 years, kundi ang lifetime po, Panginoon. Ibibigay nila sa iyo ang kanilang buong buhay, habang nabubuhay, habang may hininga, habang tumitibok ang puso, ibibigay nila ng buong buo ito sa iyo. In the name of Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you all and good morning.